بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, maganda araw po sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang ating paksa na pag-usapan ay ang unang sahaba na siya ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso at unang Muslim. Unang nag-Muslim at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pag-alinlangan. Siya si Abu Bakr as-Siddiq. Siya si Abu Bakr as-Siddiq na unang khalifa. Namuno pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na. Ang pangalan ni Abu Bakr as-Siddiq ay si Abdullah. Pangalan niya si Abdullah bin Uthman. Bin Uthman. Si Uthman, ang kanyang kunya, ibig sabihin yung palayaw niya ay si Abu Quhafa. Abu Quhafa. So si Abdullah, ang pangalan ni Abu Bakr as-Siddiq. At ang kanyang pangalan ng kanyang tatay ay si Uthman na tinatawag din siya na si, Abi Quhafa. Abi Quhafa bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd na sila ay mula sa pamilya na Quraysh at tinatawag din na pamilya na Tamimi. So si Abu Bakr as-Siddiq ay siya po, ang kanyang pangalan ay si Abdullah bin Uthman na kanyang tatay ay si Uthman na tinatawag din na si Abu Quhafa na mas kilala natin na si Abu Bakr as-Siddiq. Ang kanyang nanay ay si Ummul Khair bint Sakhr at-Tamimiyya. Ang kanyang nanay ay si Ummul Khair Salma bint Sakhr at-Tamimi. Si Abu Bakr as-Siddiq ay nagkaisa po ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na siya ang pinakamainam na tao sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamainam sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po ay nabanggit kabilang sa mga sinabi ni Umar bin Khattab sa kanyang hadith na kung saan sinabi niya na si Abu Bakr as-Siddiq ang siya ang pinuno namin, siya ang pinakamainam sa amin at siya ang pinakamamahal sa amin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay sa hadith na itinama ni Sheikh Albani na si Umar bin al-Khattab mismo ang nagsabi sa bagay na ito. At ganoon rin sa isa sa mga hadith ni Abdullah ibn Umar, anak ni Umar bin al-Khattab, na kung saan kaning sinabi na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami ay pinapapili kung sino ang pinaka mainam sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos syempre ng ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanilang sinabi na nukhayru Abu Bakr. Ibig sabihin ay pinipili namin si Abu Bakr as-Siddiq, pagkatapos si Umar, pagkatapos si Uthman bin Affan. Kabilang lamang yan sa mga katibayan na si Abu Bakr as-Siddiq ay pinakamainam na tao sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakr as-Siddiq, kabilang sa kanyang mga kainaman, ay siya ang pinakaunang nag-Muslim at tumanggap sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pag-aalinlangan. Sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu anhu kabwa." Ibig sabihin, wala akong pinaratingan, sinabihan ng mensahe ng Islam maliban sa mayroong pag-aalinlangan ang mga taong ito, maliban kay Abu Bakr. Dahil sabi dito, noong siya ay nag-Muslim ay mataraddada fihi. Ibig sabihin ay noong siya ay binigyan o sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinarating sa kanya ang mensahe ng Islam, ay wala siyang pag-aalinlangan. Kundi diretso na tinanggap niya ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang pinakaunang tumanggap sa unang mensahe o mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang relihiyong Islam. Kabilang sa mga bagay na dapat natin malaman ay si Abu Bakr as-Siddiq ay pinangalanan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Siddiq. Kabilang dito ay nabanggit sa isang hadith na kung saan nung sila ay sa Jabal Uhud ay sinabi
ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uthbut Uhud, ikaw ay manatili o Uhud dahil nananatili sa iyo ay ang isang propeta, isang siddiq at isang o dalawang shahidan. So dito tinawag niya si Abu Bakr as-Siddiq na siddiq. Ibig sabihin siya ay tapat. Siya ay tapat. So si propeta mismo ang nagbigay ng kanyang katangian ito na siddiq. So isa ito sa mga kainaman kabutihan ni Abu Bakr as-Siddiq. At kabilang sa naikwento ay ang yung tinatawag na kisato al-Isra wal Mi'raj. Kabilang ito sa mga kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglakbay mula Makkah papunta ng tinatawag na Jerusalem at siya ay umakyat sa langit at tinatawag na al-Isra wal Mi'raj, na kung saan ang mga hindi mananampalatayang Quraysh ay noong nabalitaan nila ito, sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay siyempre ay nagtaka at kanilang sinabi na ito yung pagkakataon natin na para mapasinungalingan natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sino ba ang maniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi ay siya ay nakapunta galing na Makkah papunta ng Jerusalem sa Masjid al-Aqsa at siya ay umakyat sa langit at bumalik sa tinatawag na Masjid al-Aqsa mula sa langit at siya ay bumalik sa Madina sa isang gabi. Samantalang kinukuha ito ng halos isang buwan, balikan. So dito ay sinamantala ito ng mga hindi mananampalatayang Quraysh at kanilang sinabi kay Abu Bakr as-Siddiq. Si Abu Bakr as-Siddiq sa mga panahon na yun, nung kanilang tinanong si Abu Bakr, narinig mo ba ang sinabi ng iyong kaibigan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya ano ang kanyang sinabi? Sinabi ng mga tao na ito na si Propeta Muhammad o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya daw ay umakyat sa langit, galing Makkah, tapos Jerusalem, umakyat sa langit, bumalik sa isang gabi. So dito, sinamantalaan nila itong pagkakataon. Pero subhanallah, ang akala nila ay mabibigla o kaya ay hindi maniniwala si Abu Bakr as-Siddiq. Ngunit ang kanyang sinabi sa kanila ay, فَقَالْ أَوَ قَالَ ذَلِكْ قَالُوا نَعْمْ قَالَ لَإِنْ قَالَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقْ lakad sadak. Ibig sabihin, sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq sa mga hindi mananampalatayang Quraysh, yan ba ay tunay na sinabi niya? Ibig sabihin, yan ba ay sinabi ni Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun lang ang gusto niya masigurado kung ito ay nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng mga Quraysh na hindi mananampalataya, oo, sinabi niya yan. Sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq, kung yan ay totoo, tunay na sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ako ay naniniwala sa kanya. Ako ay naniniwala sa kanyang sinabi. Kaya tinawag siya na siddiq. Dahil siya ang pinakauna naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaniniwalaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pag-aalilangan. Kapag ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay naniniwala nang walang pag-aalilangan. So tinawag siya na as-siddiq o yung tinatawag na matapat. Ha? Ito ay katangian na mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi sa kanya sa tinatawag na katangian na ito. At kabilang din sa mga sinabi, ha? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhibt. Isa sa mga hadith na ito ay patunay na si Abu Bakr as-Siddiq ay tinawag o nagbigay ng katangian sa kanya bilang isang siddiq si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ako ay isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay pinasinungalingan niyo ako. Ha? Karamihan sa mga una na mga nakarinig na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bago pa lang ang Islam ay halos hindi sila naniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Minsan may mga iba sa kanila na dahil nga sa kamangmanga, dahil sa pagmamalaki, ngunit sinabi niya waqala Abu Bakr sadaq. Ibig sabihin ay sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ay tinatawag na siya ay tapat, siya ay nagsabi ng katotohanan. So dito isa ito sa kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ay tinatawag na tapat. Siya ay tapat at ito ay bilang sa katangian niya ng totoo at ito ay sinabi rin
na nagbigay ng katangian sa kanya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil mismo sa nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na siya ay tunay na tapat. Allahu Akbar. Isa ito sa kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq. At si Abu Bakr As-Siddiq ay kabilang po radiyallahu anhu, na kabilang po sa kanya mga kainaman, ay tunay na siya ay napakalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya makikita natin sa mga hadith, makikita natin sa mga paliwanag ng mga sahaba na dahaba ma Abi Bakr. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya si Abu Bakr. Pumunta sila kasama si Abu Bakr. Dumating sila kasama si Abu Bakr. Subhanallah. At ganun din na pag pumunta sila, yung mga sahaba, makikita nila na dumating kami kay Propeta na kasama niya si Abu Bakr. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa pinakamalapit sa kanya. Pinakamalapit sa kanya na tao na palagi niyang kasama at siya ay humihingi ng mga payo, ha? Tinatawag na kay Abu Bakr As-Siddiq. Kabilang ito sa mga kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Kabilang sa kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq ay sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamamahal niyang tao, pinakaunang mamahal niya na tao ay si Aisha at pagkatapos ay si Abu Bakr As-Siddiq. Si Abu Bakr As-Siddiq. At sa hadith na ito ay tinanong ng isa sa mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilik?" Sino ang tao na unang pinakamamahal mo? Pinakamamahal mo na tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Si Aisha." Ang aking asawa na si Aisha, kabilang sa kainaman din ni Aisha. Sinabi ng sahaba na ito na, "Ya Rasulullah, mula sa kalalakihan, sa mga kalalakihan, sino ang kamahal-mahal mo? Pinakamamahal mo?" Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abuha." Ang kanyang tatay na si Abu Bakr As-Siddiq. Kabilang ito sa mga kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, na mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na siya ay kabilang sa pinakamamahal niya na mga tao. Kaya narapat po sa isang mananampalataya na ang mga tao na minahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabilang ito sa pagsamba, ay sila rin ay mahalin natin. Sila rin ay mahalin natin. Hindi lamang dahil sa sila ay tinatawag na mga naging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus siya ay espesyal na natatangi na kamahal-mahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang katangian na pagiging tapat at siya yung kanyang tinatawag na pagsakripisyo para sa relihiyong Islam. Kabilang din sa kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu ay siya ang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makasama niya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglikas mula Makka papunta ng Madina. Ito ang mga bagay na pinaka delikado na naging desisyon, dahil ito yung tinatawag na panahon na gustong patayin ng mga Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga hindi mananampalatayang Quraysh. At sa mga panahon na ito, ang kanyang pinili na pinagkatiwalaan na maging kasama niya ay si Abu Bakr As-Siddiq. Si Abu Bakr As-Siddiq, Allahu Akbar. Pinili niya na sila ay maglakbay mula Makka papunta ng Madina. Kabilang sa nabanggit ng ibang mga ulama sa history na kung saan noong sila ay nagtago sa Ghari Thawr, o tinatawag na yung tinatawag na bundok, na doon sila nagtago sa isang kuweba na tinatawag na Ghari Thawr, sila ay natili doon ng 3 araw. At nung unang dumating sila doon ay pinagtatakpan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yung mga ibang mga butas doon sa kuweba na ito, na bilang pangangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, protection kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baka may manggaling doon na ibang mga hayop, paliliit na mga hayop, at tuklawin nila si Abu Bakr As-Siddiq at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, habang natutulog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nakasandal kay Propeta o kay Abu Bakr As-Siddiq, ay tinuklaw ng ahas si Abu Bakr As-Siddiq. Subhanallah. At pinigilan niya ito dahil ayaw niyang magising. Ayaw niya magising si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat sa sobrang sakit nito ay yung pawis at naluha si Abu Bakr As-Siddiq, at ito ay nahulog kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagising ang ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kaniyang tinanong si Abu Bakr, at
Sinabi sa kanya ni Abu Bakr al-Siddiq na mayroong tinatawag na tumuklaw sa akin at ito ay tinatawag na hinawakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginamot niya ng isang beses at parang walang nangyari na kumagat kay Abu Bakr al-Siddiq. So makikita natin dito yung pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakauna rito ay si Abu Bakr al-Siddiq. Tiniis niya yung sakit dahil ayaw niya magising si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ay kabilang lamang sa pagmamahal ng mga sahaba na kabilang dito si Propeta o si Abu Bakr al-Siddiq, pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga kainaman ni Abu Bakr al-Siddiq ay siya ang pinakaunang nagparating ng mensahe ng Islam, naging da'ya. Ipinarating niya ang mensahe ng Islam. Siya ay nagmuslim, hindi lamang, kundi ginawa rin niya na siya ay tinatawag nagparating na mensahe ng Islam. Kaya kabilang sa mga yumakap sa Islam sa pamamagitan ni Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ay si Uthman bin Affan, ang pangatlong khalifa, ang pinaka kabilang sa pinakamainam na mga sahaba na si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ganun din si Az-Zubair bin al-Awwam, si Sa'ad bin Abi Waqqas, si Abdurrahman bin Auf, si Talha bin Ubaidillah. Kabilang lamang ito sa mga sahaba na binalitaan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Sila ay nabubuhay sa mundo at sila ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. At kabilang dito na mga sahaba ay nagmuslim sa pamamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. At siya rin ay ipinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang beses sila ay nagpaparating ng mensahe at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong pumunta sa kanya. Habang si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasa Kaaba, dumating si Uqbah bin Abi Mu'ayth na kaniyang sinakal at sinaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at agad-agad na dumating si Abu Bakr as-Siddiq at kaniyang tinatawag na ipinagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaniyang sinabi sa kanila na ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, gusto niyong patayin, saktan ang tao na ang tanging sinasabi niya ay yaqulu rabbi Allah, ang aking Panginoon ay si Allah na nag-iisa. Subhanallah. Hanggang sa mayroong mga ibang mga hindi mananampalatayang Quraysh na pinagpapalo nila, sinaktan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din si Abu Bakr as-Siddiq. At si Abu Bakr as-Siddiq ay nawala ng malay. At nung siya ay dalhin sa tinatawag na kanilang bahay ng kanilang mga tribo, pamilya ni Abu Bakr as-Siddiq, at unang nagkamalay si Abu Bakr as-Siddiq ay kanyang sinabi na ano ang nangyari kay Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng nanay ni Abu Bakr as-Siddiq, tingnan mo ang kalagayan mo. Bakit si Muhammad pa ang naiisip mo na nakita mo ang kalagayan mo? Sabi ni Abu Bakr as-Siddiq, o aking ina, hindi ako mapapalagay, hindi magiging maganda ang aking pakiramdam maliban lamang na marinig ko, magiging mapanatag ako kung marinig ko na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa mabuting kalagayan. Allahu Akbar. Makikita natin yung pagmamahal ni Abu Bakr Siddiq, ganun din ang iba mga sahaba. Si Abu Bakr Siddiq, unang nagkamalay nung siya ay nawala ng malay dahil sa pananakit sa kanya ng mga hindi mananampalatayang Quraysh, ay ano ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ako magiging mapanatag maliban na maging mapanatag o maging payapa o nasa mabuting kalagayan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na si Abu Bakr as-Siddiq, ang siya ang pinaka maraming na itulong, hindi lamang sa pagdadaawa, pagpaparte ng Islam, bagkus sa kanyang kayamanan. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani malum qittun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Walang kayamanan na naitulong sa akin maliban lamang na ito ay tinatawag na pinakamarami at pinakamaraming naitulong sa akin maliban sa kayamanan ni Abu Bakr as-Siddiq. Si Abu Bakr as-Siddiq ay binibili niya ang mga alipin. Sina Bilal ibn Rabah, sila ay mga alipin
na kung saan sila ay sinasaktan ng mga nagmamay-ari sa kanila dahil sa pagtanggap nila ng Islam. Kaya si Abu Bakr as-Siddiq ay binibili niya ang mga alipin na ito pagkatapos ay pinapalaya niya. Pinapalaya niya ang mga alipin na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya na ito ang relihiyong Islam. Kabilang dyan si Bilal ibn Rabah na binili niya. Dahil sa sinasaktan siya, pinapahirapan siya na nagmamay-ari sa kanya na hindi mananampalatayang Quraysh. At binili siya ni Abu Bakr as-Siddiq at sinabi niya na kahit gaano kalaki ang halaga na ibibigay nila o ilalagay nila sa presyo ni Abu Bakr as-Siddiq ay bibilihin ni Bilal ibn Rabah ay bibilihin siya ni Abu Bakr as-Siddiq. Yan ay pinangako niya at ganun nga na binili siya ni Abu Bakr as-Siddiq at siya ay pinalaya at hinayaan na siya ay sumamba, maisabuhay niya ang kanyang pananampalataya na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Si Abu Bakr as-Siddiq ay kabilang sa sinabi ng kanyang tatay na maawa ka sa sarili mo at sa iyong kayamanan. Subhanallah. Dahil nga sa nakikita niya na si Abu Bakr as-Siddiq ay halos marami siyang mga binibili ng mga ano, kundi sinabi niya na bumili ka ng mga alipin na kung saan mapapakinabangan mo. Pero subhanallah, dahil ang kanyang kagustuhan ay para suporta sa relihiyong Islam, para pagtulong sa mga kapatid niya na mga nangangailangan, ay ginagawa na ito, binibili niya ng walang kapalit. Para lang sila ay makalaya at maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya na ito ang relihiyong Islam. Kabilang din doon ay ang kwento, kwento ni Umar bin Khattab. Isa ito sa patunay na si Abu Bakr as-Siddiq ay tunay na tumulong sa pamagitan ng kanyang kayamanan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw sinabi ni Umar bin Khattab na nagkaroon ako ng kayamanan. At sinabi niya na ngayong araw ay mauunahan ko na si Abu Bakr as-Siddiq. Nag-uunahan sila sa kabutihan. Yan ang isa sa mga kainaman ng mga sahaba. Dahil nakikita nila na si Abu Bakr as-Siddiq ay nangunguna sa kanila sa mga iba't ibang klase ng kabutihan. Kaya sinabi ni Umar bin Khattab na ngayong araw ay mauunahan ko si Abu Bakr as-Siddiq. Ako ay magbibigay ng tinatawag na tulong sa mga nangangailangan. Dinala niya yung kalahating kayamanan niya at dinala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dumating si Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah, dala niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Sinabi niya, ito ang buong kayamanan ko. Kaya sinabi ni Umar bin Khattab na hindi ko na mauunahan si Abu Bakr as-Siddiq sa paggawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At kabilang ito sa mga kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na kanyang tinutulong, ginagastos ang kanyang kayamanan para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tulong na ito ay isa sa dapat natin maalala na ito ay hindi kinukuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang sarili, kundi ito ay binibigay niya sa mga nangangailangan. Hindi nanghihingi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang sarili, kundi siya ay humihingi ng tulong sa mga sahaba para sa mga ibang mga sahaba na sila ay tunay na nangangailangan. At dahil dito ay kabilang sa mga tumulong dito ay si Abu Bakr as-Siddiq na dala niya ang buong kayamanan niya. Allahu Akbar. Kabilang sa mga kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq ay siya ang palaging nauuna sa lahat ng klase ng kabutihan. Kaya minsan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung tinatawag na sino ang nauna sa inyo, sino ang nauna sa inyo? Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Sino ang nag-ayuno sa inyo ngayong araw? Sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na ako, ya Rasulullah. Pagkatapos siya ay nagtanong, sino ang naghatid sa inyo ng tinatawag ng kapatid niya na nilibing o janaza? Sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na ana ya Rasulullah, ako o Rasulullah. Pagkatapos siya ay nagtanong muli, sino ang nakabisita sa inyo na may sakit sa araw na ito? Sinabi ni Abu Bakr Siddiq, ako po, ya Rasulullah. Nagtanong siya muli, sino nakapagbigay sa inyo ng sadaka sa araw na ito? Sumagot muli si Abu Bakr Siddiq ay sinabi niya na, ako, ya Rasulullah. Subhanallah, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah.
Ito ay sa hadith ni Imam Muslim. Walang isang tao na ito ay naipo niya, nagawa niya ito, mga gawain na ito, maliban na siya ay nakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito alam ng mga sahaba kung gaano ang kabutihan ni Abu Bakr as-Siddiq. Siya ang palaging nauuna sa iba't ibang klase ng mga pagsamba. Kaya alam ng mga sahaba na si Abu Bakr as-Siddiq ay kabilang sa pinakamainam. Siya ang pinakamainam na tao sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita natin isa sa mga hadith na kung saan siya ay sa araw na yun nagtanong si Propeta. Siya ang unang nag-ayun, siya ang naghatid ng patay sa libingan, siya ang bumisita na may sakit, siya ang nagbigay ng sadaka. Subhanallah. Saan mo ito may ipon? Si Abu Bakr Siddiq ay kabilang sa mga tao na kung saan ay nakumpleto niya ang mga gawain na ito. Allahu Akbar. Kabilang din sa kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq ay yung kanyang pagsakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nangunguna, nangingibabaw sa kanya ay ang kagustuhan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kagustuhan ni Allah. Yung mga tao sa panahon na pinagbintangan nila ang kanyang anak na si Aisha radiyallahu anha na gumawa ng masama, ang asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at kabilang dito si Mistah. Si Mistah ay isang sahaba, pero kabilang siya sa mga nadala sa mga kwento, at siya rin ay nagsabi, nagbintang kay Aisha na siya ay gumawa ng masama. At itong si Mistah ay isang mahirap, at ginagastusan siya ni Abu Bakr as-Siddiq sa kanyang pamumuhay. At noong nangyari ito na may ibinaba na talata mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinasabi na si Aisha radiyallahu anha ay inosente at mabuting babae, at pinapasinungalingan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagbibintang sa kanya. Ha? Dahil pinagbintangan siya na isang masamang babae. Ngunit mismo, galing kay Allah na sinabi na siya isang malinis na babae. At isa ito sa kainaman ni Aisha radiyallahu anha. At nangako o sumumpa si Abu Bakr as-Siddiq na kanyang sinabi na dahil dito ngayon ay hinding-hindi na ako magbibigay ng tulong kay Mistah. Pagkatapos ng aking paggastos sa kanya, ay ang kanyang isusukli sa akin ay pagbibintangan niya ang anak ko. Ha? Subhanallah. Na si Aisha, na isang kamahal-mahal na anak ni Abu Bakr as-Siddiq, hindi na, sabi na hindi na ako gagastos sa kanya. Ngunit ibinaba ang talata. Ha? Ibinaba yung talata na nagsasabi na hindi ba kayo, ha? Hindi ba niyo gusto ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala? At dito ay sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na bala. Ah, sabi niya, oo, gusto namin ng kapatawaran. Kaya dito ay ibinalik niya yung tinatawag na panggastos niya kay Mistah. Dahil sa tinatawag na salita ni Allah na narinig niya. Salita ni Allah ang narinig niya, at dahil dito ay mas nangibabaw ang kagustuhan ni Allah kaysa kagustuhan ng kanyang sarili. Allahu Akbar. Dito makikita natin yung iman o pananampalataya ni Abu Bakr as-Siddiq na kapag kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makakahadlang sa kanya kahit na ang kanyang kagustuhan ang kanyang sarili. Nabanggit rin ng iba sa mga sahaba na kabilang sa kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ang pinakamaalam sa mga kasamahan o sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa kanyang mga kainaman ay katulad nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses siya ay nagbibigay ng khutbah, at kaniyang sinabi na mayroong isang lalaki, isang alipin na pinapili. Ha, pinapili siya kung anong kanyang kagustuhan. Ha, yung tinatawag na pinapili siya kung ano ang kanyang kagustuhan. At ang pinili ng tao na ito ay ang kagustuhan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito umiyak si Abu Bakr as-Siddiq. Umiyak si Abu Bakr as-Siddiq. At dahil dito, nagtaka ang mga tao kung bakit umiiyak si Abu Bakr as-Siddiq. Pagkatapos ay sinabi niya na ang alipin na ito ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinapili siya ng Allah kung siya ba ay mananatili o siya ba ay pupunta sa kanyang tagapaglika. O ito na yung tinatawag na kanyang kamatayan. Kaya umiyak si Abu Bakr as-Siddiq. At ito ay tama dahil sinabi ng ibang mga sahaba na ito yung kabilang sa kaalaman ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nung narinig niya ang salita nito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nalaman niya na ang tao na ito na binabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya mismo
na kung saan pinapili siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil napapalapit na yung kamatayan ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, pinapili siya. At ang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na siya ay pumunta sa kanyang Panginoon, na ito ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kabilang sa kanyang kainaman ay pinili siya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mamuno maging khalifa o mamuno pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kabilang dito ang sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam nung siya ay nagkasakit na, kanyang sinabi na muru Aba Bakr yusalli bin nas. Utusan niyo si Abu Bakr, sabihan niyo na siya ang magsagawa ng sala na pinuno ng mga Muslim. Nung si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagkasakit, ay inutos niya sa mga sahaba na ang mamumuno sa kanila ay si Abu Bakr as-Siddiq sa kanilang sala at sa kanilang tinatawag na pamumuhay. Ay kabilang sa sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam na utusan niyo si Abu Bakr na siya ang mamuno sa inyo. Siya ang mamuno sa inyo sa inyong sala. Kabilang din sa sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, mayroong isang babae na dumating na, "Ya Rasulullah, kung ako ay dumating dito sa inyo, at hindi kita matagpuan, sino ang tatanungin ko? Ha? Saan ako pupunta?" Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In lam tajidini fa'ati Abu Bakr." Kung hindi mo ako matagpuan, ay hanapin mo si Abu Bakr As-Siddiq. Puntahan mo si Abu Bakr As-Siddiq. Kabilang ito sa patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinili niya na mamumuno pagkaraan ng kanyang kamatayan ay si Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kabilang sa mga nagawa ni Abu Bakr As-Siddiq nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay tinatawag na pinili, ha? Nagkasundo ang mga sahaba na ang kanilang maging khalifa ay si Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kabilang sa pumili ay si Umar bin Khattab at iba pang mga sahaba, pinili nila na maging pinuno nila si Abu Bakr As-Siddiq. At kabilang sa kanyang mga nagawa sa kanyang panahon ng kanyang pamumuno ay ang pagtipon niya ng banal na Quran. Ang Quran ay ito ay nasulat na ng ibang mga sahaba, na isaulo na ng ibang mga sahaba, ngunit hindi ito na isusulat sa isang tinatawag na isang libro o isang mushaf. Dahil dito ay nagkaroon ng labanan na kung saan maraming namatay na mga nakasaulo ng Quran. Kaya ang ibang mga sahaba ay kinausap nila si Abu Bakr As-Siddiq na ipunin ang banal na Quran sa isang tinatawag na kasulatan. At dahil dito ay nag-utos si Abu Bakr As-Siddiq kasama sa intusan niya ay si Umar bin Khattab at iba pang mga sahaba na ipunin nila ang banal na Quran, na ito ay naayon sa kanilang napagkasunduan. So, ang pinakaunang nagawa sa kabilang sa mga nagawa ni Abu Bakr As-Siddiq ay tinipon niya ang Quran sa iisang kasulatan. Ngunit ang Quran ay nasulat na at naipon na o naisaulo na ng mga sahaba. Ngunit ito ay inipon sa isang kasulatan sa panahon ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Kabilang sa kanyang mga nagawa ay ang pakikidigma sa mga tao na umalis sa relihiyong Islam. Sila ay tinatawag na may mga tao na kung saan sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpakitang tao lamang na tinanggap nilang Islam. Ngunit sa panahon ni Abu Bakr As-Siddiq ay umalis sila sa relihiyong Islam. Dahil dito ay sila ay tinatawag na nag-utos si Abu Bakr As-Siddiq na makipagdigma sa mga tao na ito dahil sa kanilang ginawa na kung saan yung katulad ng pag-iwan nila ng zaka at ganun din yung kanilang pagtalikod sa Islam, na hindi laro ang pagpasok sa Islam. So dahil dito nakipagdigma sa kanila si Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Si Abu Bakr As-Siddiq, kabilang sa kanyang tinatawag ng mga kainaman, ay siya ay namatay sa edad na 63 at siya ay inilibing kasama o katabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag kayo ay bibisita sa masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at kayo ay mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makikita nyo na katabi sa gitna pagkatapos ng libingan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang libingan ni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. At isa sa mga kainaman
di propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya ay tinatawag na binalitaan di propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Amma sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, amma inna kaya Abu Bakar awwalu ma man yadkhulul jannata min ummati. Ha? O ikaw Abu Bakar, ikaw ang pinakaunang papasok sa paraiso mula sa aking umma. Mula sa aking umma. Kabilang lamang yan sa mga kainaman ni Abu Bakar as-Siddiq. Isa sa mga hindi makakalimutan na pagiging matatag ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ay nung kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halos nag-iyakan ang mga taga-Madina. Lahat ng taga-Madina ay nalungkot at halos ay tinatawag na lahat ay umiyak at hindi nila matanggap halos ang pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yung kanilang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil nakasalamuhan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil dito ay halos hindi nila matanggap. At si Umar bin Khattab, dahil sa sobrang pagkabigla niya ay sinabi niya na sino man na magsabi sa akin na namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay paparusahan ko ng kamatayan. Subhanallah, dumating si Abu Bakar as-Siddiq at kanyang sinabi na ikaw ay tumigil ya Umar. Huwag ka magsalita ya Umar. At siya ay nagsalita. Sinabi niya, ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Ito yung pinaka isa sa bagay na pagiging matatag ni Abu Bakar as-Siddiq na yung turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito ang nangibabaw at ito ang tinatawag na kanyang pinanghawakan. Sinabi niya, o kayong mga tao, sino man ang sumasamba kay Muhammad, siya ngayon ay namatay. Dahil siya ay tao lang kasama natin o katulad natin. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. At sino man ang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay buhay na buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang dapat sambahin. Sa mga tao na kung saan mayroon silang maaari ibang paniniwala o kaya yung tinatawag na paniniwala nila na maaari hindi namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit naging matatag si Abu Bakar as-Siddiq at sinabi niya na binasa niya yung ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Katotohanan na ikaw ay mamamatay rin at sila ay mamamatay rin. Na kung saan patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamamatay din. At sila din ay mamamatay. Ang mga tao din ay mamamatay. Dahil dito, kabilang ito sa pagiging matatag ni Abu Bakar as-Siddiq na hindi makalimutan sa history na kung saan naging dahilan ng pagkagising muli ng mga sahaba. Dahil sa sobrang kalungkutan nila, ay nagising sila sa paniniwala o nagising sila sa salita ni Abu Bakar as-Siddiq na ayon sa ibang mga sahaba ay parang bago lang nila narinig ang talata na ito. Subhanallah. So dito makikita natin sa history ni Abu Bakar as-Siddiq ay kabilang sa pinakamainam. Siya ang pinakamainam na tao sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Siya ang pinakaunang nagmuslim at kabilang sa kanyang kabutihan ay binalitaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya pa ay dito sa mundo na siya ay tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat po sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim na mahalin natin si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. At sino man ang nangungutya at nagsasalita sa kanya ng masama ay tunay na sila ay mga ligaw na mga tao. Bagkos si Abu Bakar as-Siddiq ay isa sa pinakamainam na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ang pinakamaraming kayamanan at nagsakripisyo at sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat lamang po na malaman natin ang kanyang kwento, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang mga kabutihan para siya ay mahalin natin katulad ng pagmamahal sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa medyo mahaba na kwento ni Abu Bakar as-Siddiq na ito pa ay nasa Marais pa para hindi masyado mahaba, baka maging to series ang kwento ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. At nawa po nakapulot tayo ng aral sa kanyang pamumuhay at ito ay may sabuhay din natin, inshallah. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng bumati sa inyo. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.